Magandang araw sa ating lahat at saan man kayong panig ng mundo at sa araw na ito at sana nasa mabuting kayong kalagayan lahat at mayroon lang kwento si Lola sa inyo na maiksi lang at lahat tayo na mga nagmamahal na tunay na nagmamahal sa kay mahal, sa kanyang buong pamilya. Hatang hanggat kaya natin ibigay ang ating suporta sa family, tesorero, atin silang suportahan. Huwag natin hayaan na mayroon pang magbalahura sa family nila. At sa ating sinusuportahan na si Cutie Mahal. Ating ipaglaban si Cutie Mahal dahil wala naman talaga siyang kasalanan sa mga nangyayari. Ginamit lang talaga siya. Huwag natin hayaan na hanggang sa ngayon sila pa rin yung masusunod at parang magiging sunod-sunuran na lang tayo. Tayo ang magiging sunod-sunuran sa kanila na ang pamilya ng tesorero ang naragabyado. Tayo pa rin ba ang susunod-sunod sa kanila? At papakinggan na lang natin, hahayaan na lang natin yung pambabalahuran nila sa atin na mga supporter ng Cutie Mahal. Huwag natin hahayaan. Huwag natin bigyan ng karapatan sila na hahayaan na lang natin na babalahurain tayo. Noon pa kasi, si Cutie Mahal ay gustong umuwi sa bahay nila. Ngayon, hindi kasi nila pinapayagan. Ayaw nilang pumayag na umuwi si Cutie Mahal sa Tandang Sora. Kasi, alam nila na baka malaman ng pamilya ni Mahal na hindi pala maganda ang trato sa kanya. Eh, sigurado kasi hindi na siya pababalikin pag umuwi siya. Hanggang sa napunta na nga sila ng Bicol. At hanggang sa nakauwi sila at nagkasakit nga siya. Ang hindi lang talaga kasi natin matanggap na sa kabila pala ng lahat, sa kamera lang pala masaya si Cutie Mahal. Pero ang sa likod nito ay hindi pala masaya si Cutie Mahal. Yun ang hindi ko talaga matanggap dahil sa akala natin nung una ay masayang-masaya si Cutie Mahal at nagpasalamat pa tayo nung una eh. Kasi sa dinami-dami kasing dumating sa buhay ni Mahal, akala natin ay totoo na may nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. Yung pala ay ginamit lang si Cutie Mahal. Ginamit lang ang kanyang kakayanan at ginamit lang yung kanyang paging maliit na tao. Alam nyo, kahit na sobrang malalaki kayo, ang lalaki niyong tao, tapos yung isang maliit lang, ginamit ninyo at inyong ginawang palabigasan. Napaka hindi magandang halimbawa sa mga taong katulad ninyo. Napakalakas ninyo, mga bata pa kayo eh. Magaganda nga yung inyong mga figura, maganda ang inyong mga katawan, malalaking tao kayo. Ang isang katulad lang ni Cutie Mahal na maliit, ginamit nyo. At wala kayong tinira sa pera ni Cutie Mahal. Walang napunta sa pamilya niya. Kung hindi pa nga na wala si Cutie Mahal, hindi pa malalaman ang lahat ng buong pamilya niya na wala palang natira sa bangko niya. Tapos sasabihin niyo ay mukhang pera ang pamilya ni Mahal. Parang kabaliktaran yata ang mga sinasabi ninyo. Kabaliktaran yata ang mga sinasabi ninyo sa pamilya ni Mahal. Hindi kasi kayo talaga nagsasabi ng katotohanan. Inoon, tinatanong ko kay Lalani kung pumupunta kayo o mayroon kayong ugnayan pa ng pamilya Tesorero at Molino. At ang sinasagot lang sa akin ni Lani,
Maghintay-hintay lang po tayo kasi mahaba pa naman ang oras. Yung pala, wala na kayong pakialam. Simula nung nawala na si Cutie Mahal, wala na kayong pakialam. Ngayon, nangangako kayo na makikipag-usap kay Lani hanggang sa may nambabalahura na sa inyo. Tapos, at saka lang kayo nakikipag-usap kay Lani na tigilan na yung pambabalahura sa inyo ni Jitro. Kasi nga, kayo naman kasi talagang nauna. Kumuha kayo ng defender. Ang dami kasi ninyong ano eh, binayaran na para magsalita lang naman balahura sa ano, pamilya ni Mahal. Katulad kay GC at saka kay Kin, napakarami pa ninyo. Hindi ko na iisa-isahin ang pangalan pero talagang napakarami ninyo, sobrang dami ninyo na nambabalahura sa pamilya Tesorero. At kasi kami na kay Mahal, hindi kasi namin matanggap na sobra-sobra kayong mambalahura. Kami ay kusa lang na magtanggol sa kanila. Kaya kayo, hindi naman kasi kayo talaga as in umaamin na nagkausap nga sila ni doon sa bahay nila at saka sa Muselio, pumunta sila. Dahil nandoon ako nung araw na yun eh. Marami pang mga audio na pag-uusap nila. Hindi pa nailabas lahat. Kaya parang dinidinay ninyo, parang binabaliwala na lang ninyo ang lahat na hindi totoo yung mga nasa audio na yun. Kaya hindi pa rin kayo tumitigil ng pambabalahura. Ang saya-saya ninyo. Ang saya-saya ninyo ng pambabalahura. Kasi ano, doon kayo kumikita. Lalong-lalo na sa mga palipad at mga dinidisplay nyo pa ang inyong mga jigas. Hindi na kayo talaga marunong man lang makonsensya sa mga sinasabi ninyo. Kahit na katotohanan, inyong binabaluktot. Kahit na katotohanan, kayang-kaya ninyong pagbalibalikta rin ang mga sinasabing hindi magaganda. Parang ang galing-galing ninyo talagang mambalahura. Eh, ako naman kasi talagang hindi ako magaling mambalahura kasi ako isang taong simple lang at maliit lang ang aking channel. Hindi ko pwedeng ipagmalaki kasi hindi naman talaga ako kilala. Sa ngayon kasi sa mga naririnig ko na hindi magaganda, kaya ako na nakakasagot na. Kasi kailangan na talaga ng sama-sama at ipaglaban namin ang katotohanan. Ipaglaban namin ang katotohanan hanggang sa huli. Na pagsuporta namin sa pamilya ni Mahal. Hindi na kasi kayo makatarungan eh. Hindi ko nga kasi alam eh. Hindi ko alam kung bakit paniwalang-paniwala ang mga supporter ninyo sa inyong iniidolo kay Jitro na nuknukan ng sinungaling. Alam mo, maraming beses na kitang nakikita, Jitro, at marami ng beses tayong nagkatagpo at nagkausap at nagkakakumustahan. Kasi akala ko talaga kasi nung una, napakabait ninyo at napakagaling ninyo at maka-Diyos. Yung pala, kabaliktaran. Hindi pala ang Panginoon ang inyong sinasandalan, kundi yung kalaban pala ng Panginoon. Hindi na kayo nahiya sa mga pinagsasabi ninyo na puro kasinungalingan. Linalaso ninyo ang isip ng mga manunood at nang dahil sa mga sumusuporta sa inyo ng mga OFW na napakalaki ng mga nagbibigay. Meron nga kasing mga nagbigay pa kay Mahal noon nung na binurol si Mahal noon eh. Pero ang nangyari eh, hindi ninyo binigay. Ngayon, nagsasalita na yung tao eh. Nagsasalita na yung tao na may binigay siya tapos hindi nakarating kay Lani. Tinan mo? Kaya ang mamigs pinaghiwa-hiwalay nyo, pinili nyo lang yung sumuporta sa inyo, yung talagang mga malalaking magbigay. Pag mga maliliit lang na mga nagbibigay sa inyo, hindi nyo binibigyan ng panahon at halaga. Dininay mo pa nga noon eh, na hindi mo kilala si Isi. Pero nung nagbukas ka ng Kristo mo, nandoon at nag-usap-usap kayo, at nandoon lahat ng mga nambabalahura sa pamilya Tesorero, nandoon sila lahat. At sasabihin mo, hindi mo kilala. Pero nandoon, kausap mo, lagi mong kausap.
Nako po, hindi na kayo ang mga naniniwala sa inyo. Hindi pa talaga nagigising. Hanggang ngayon, hindi pa rin natatanggalan ang helmet. Paniwalang paniwala sila sa inyo. Na puro lang kasinungalingan ang mga sinasabi ninyo. Hindi na talaga kayo man lang nagsasabi ng katotohanan. Kayang-kaya ninyong paikutin ang mga supporter nang dahil lang sa mga bigay ng OFW. Diyan lang ba talaga kayo nabubuhay sa mga bigay? Hindi kayo nagbabanat ng buto? Hindi kayo nagbabanat ng buto dahil lang sa bigay? Nako, yung mga binibigay sa inyo na may halong hindi nanggaling sa pinaghirapan, akala mo ba magtatagal yan? Hindi yan magtatagal. Kaya sa mga tamad na katulad nyo na umaasa lang sa talagang mga bigay, nako, hindi yan magtatagal. Itagaan nyo yan sa bato. Ang mga hindi pinaghihirapan, hindi yan nagtatagal. Hindi yan masarap yung tinatanggap mo na nanggaling sa Panginoon at pinaghihirapan mo talaga. Masarap yung pinaghihirapan mo, pinagpapawisan mo, na bawat subo mo ay pinaghirapan mo. Hindi yung nanggaling sa ibang tao na kung sino-sino yung nagbibigay. Ang hindi lang maganda talaga na bakit nyo binabayaan si mahal noong nagkasakit, hindi nyo kaagad dinala sa hospital. Kaya pala hindi nyo kaagad dinala sa hospital na kung ano-ano lang pinainom nyo ng gamot at binigyan nyo ng oxygen na wala naman pa yung tulot ng doktor. Ayun tuloy ang nangyari. Na wala si Kyoti Mahal at hindi pa malalaman na wala na palang laman yung bangko ni Kyoti Mahal. Inubos nyo na pala. Kayo lang ang nakinabang. Napakaliit ng tao ni Kyoti Mahal. Napakalaki ng mga katawan ninyo. Hindi kayo mga nagbanat ng buto. Parang si umasa lang kayo sa pinaghirapan ni Kyoti Mahal. Yung pamilya niya walang napakinabangan. Sobra na kayong ano talaga. Napakagaling ninyo gumawa ng mga kasinungalingan. Pinaikot nyo lang ang mga supporter ninyo. Paniwalang paniwala sa inyo. Dahil napakagaling ninyo gumawa ng kwento. Hindi na kayo talaga naawa sa taong maliit. Yun talaga ang ginawa ninyong palibigasan. Kaya sana mayroon ka ba kayo kaya maluloko niyan? Sana naman, ang Panginoon kasi, hindi yan natutulog. Sa bandang huli, tignan natin. Ngayon, masaya pa kayo. Nasa, ano nga kayo ngayon? Happy kayo ngayon eh. Nasa Japan kayo. Ang sarap ng buhay niyo eh. Paburo bakasyon na lang kayo. Nang dahil sa mga bigay ng OFW, ng mga na inyong nalilinlang. Ang sarap ng buhay ninyo. Nasa ibang bansa kayo dahil sa mga bigay ng OFW. Wala naman akong pakialam doon kasi siyempre hindi naman nagaling sa akin yung pera na yun. Bigay nila yun eh. Paniwalang paniwala sila sa inyo, sa mga kasinungalingan ninyo. Sige, happy-happy lang kayo ngayon. Happy-happy lang kayo ngayon. Balang araw, mayroon ding paghuhukom ng Panginoon sa inyo. Kaya bahala na lang talaga ang Panginoon sa inyo. Sa mga ginawa ninyo kay ano sa sinusuportahan namin na si Kyoti Mahal, bahala na lang ang Panginoon sa inyo. Hindi natutulog ang Panginoon. Masaya pa kayo ngayon dahil hindi kayo marunong makipag-usap. Wala kayong isang salita. Sana magising at mauntog na ang mga naniniwala sa inyo. Matuto na sila. Yun na nga ang paalala ni Lola na sana magising na kayo na mga naniniwala sa mga baluktot na mga sinasabi. Mag-ingat kayo at sana naman sa mga OFW, mahalin ninyo ang pera nyo. Mahalin ninyo ang pera nyo kasi pagtanda ninyo, mayroon kayong madudukot, mayroon kayong ipon. Kasi alam nyo, dyan sa sinusuportahan ninyo,
na sobra-sobra ang mga binigay ninyo? Oo, wala naman akong pakialam doon kasi gusto ninyo yun eh. Kaya lang, pinapaalalahanan ko lang kayo na ingatan ninyo ang inyong pinaghirapan. Kasi, balang araw, pagtanda ninyo, mayroon kayong malulukot. Kasi, sobra-sobra na ang pagsuporta ninyo sa mga tao na yan. Pero, minahal kaya kayo nila? Pag kaya kayo nagkasakit o nangangailangan kayo ng pera, matutulungan ka? Matutulungan kaya kayo? Nila? Ha? Nila Nitro? Ang nangyayari, sila yung nakaipon, sila yung nakapagpapatayo ng mga business. Magising na kayo sa katotohanan. Magising na kayo mga OFW. Magising na kayo kung masaya kayo dahil sinusuportahan ninyo. Sinusuportahan ninyo ang taong mali. Mali. Linason nila ang inyong pag-iisip. Magising na kayo sa katotohanan. Magising na kayo sa katotohanan. Kasi, alam nyo, pera nyo naman kasi talaga yan. Wala naman akong pakialam kung anong gagawin ninyo sa pera nyo. Ang gusto ko lang mangyari, magising na kayo. Hanggat kaya nyo pang mag-ipon para sa sarili ninyo, sa pamilya ninyo. Mas mabuti pa, itulong ninyo sa pamilya nyo, sa mga kamag-anak nyo, sa mga anak nyo, sa magulang nyo. Tumulong kayo sa mga kapitbahay nyo. Kasi, mga kapitbahay o mga kamag-anak, oras ng kagipitan, nandyan sila. Nandyan sila. Pero, yung inyong sinusuportahan, maniniwala ba kayo na pag kayo ay nagipit at may problema, tutulungan kaya kayo nila? O hindi nila kayo matutulungan? Hindi kayo matutulungan sa mga pinagdadaanan ni Lola? Sa mga pinagdadaanan ni Lola? Sa daming mga naging kaibigan ni Lola? Alam nyo, ang dapat lang talagang nagtutulungan, ang totoong pamilya. Ang totoong pamilya. Alam mo yung mga iniidolo nyo, kilala lang kayo niyan pag may pera kayo at mayroon kayong binibigay. Pero, pag wala na kayong pera, asahan nyo. Asahan nyo. Hindi na kayo kilala niyan. Hindi na kayo kilala niyan. Ang tulungan ninyo, ang inyong pamilya. Ang pamilya ninyo. Kaya, ang payo lang ni Lola, magising na kayo. Magising na kayo, mga kaibigan. Magising na kayo. Huwag na kayong magpaluko. Huwag na kayong maniwala sa hindi mga totoong tao. Ang galing niyan magpaikot. Ang galing niyan magpaikot. Alam niyo ba? Ang galing niyan magpaikot. Hindi totoo yung kanilang mga pinapakita sa mga tao. Yan lang. Yan lang yung paalala ni Lola. Ingatan nyo ang inyong mga pinaghirapan. Ingatan din nyo ang inyong mga pinaghirapan kasi balang araw, pagtanda ninyo, mayroon kayong madudukot. O, diba? Kaya, dapat, matuto na kayo. Huwag kayong bigay ng bigay sa mga sobra-sobra sa inyong hinahangaan. Matuto kayong mag-ipon. Matuto kayong mag-ipon sa inyong pinaghirapan para balang araw pagtanda ninyo mayroon kayong madudukot at mabuti pa tumulong ka ng tumulong sa family o sa kapitbahay kasi balang araw ang kapitbahay o mga kamag-anak yun pa rin ang atin matatakbuhan. Yan lang yung payo ni Lola na sana man lang na inyong na-appreciate yung mga nasabi ni Lola. At hanggang dito na lang po ang video ni Lola. At pakisupport naman po si Lola. Napakaliit pa lang ng channel ni Lola. Pero okay lang yun. Kasi nagsasabi lang ng katotohanan si Lola. At si Cutie Mahal, paabuti natin ng 1M ang kanyang subscriber. At pakisupportahan na rin po si Lola Madiscarte. At pakipindot na rin yung bell at pakishare. Para po lagi kayong updated sa mga i-upload ni Lola. At hanggang dito na lang ang video ni Lola. And bye! Thank you sa lahat!